Welcome sa channel ko mga kadugs. Ang tatalakayin naman natin ay si Marcela Marino Agoncillo. Bago po tayo mag-uumpisa, disclaimer muna. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas updated kayo sa susunod na mga videos. Ang tatalakayin po natin ay base lang sa research. Balikan nga muna natin mga kadugs ang buhay estudyante. Alam nyo mga kadugs, sa paaralan, halos araw-araw nga inaawit ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa umaga, ang pagtaas ng watawat at sa hapon nga inaawit pag ibinababa ang watawat. Mga kadugs, sa bawat pagtaas at pagbaba ng ating bandila, minsan po ba ay naisip natin na kung saan, kailan at sino ba ang gumawa ng ating watawat? Eto nga po, sabay natin na alamin sa pamamagitan ng pagtalakay natin kay Marcela Agoncillo. Para sa mga nag-aaral at mag-aaral pa lamang, kailangan po natin to malaman. Si Marcela Marino Agoncillo o mas kilalang bilang Marcela Agoncillo ay kilala at tinaguriang The Flag Maker o ina ng watawat ng Pilipinas. Ay isang Pilipina na pinanganak sa Taal, Manila noong June 24, 1859 at nag-aaral sa Kolehiyo ng Santa Catalina. Asawa ni Felipe Agoncillo at siya niyang matapat na katulong sa kanyang mga gawaing makabayan. Ipinagbili ang kanyang mga hiyas upang magugol ng asawa sa misyon nito sa ibang bansa sa kapakanang pagsasarili ng Pilipinas. Sa kanilang pagkatapon sa Hong Kong noong 1896 ay tinahi ni Marcela ang unang bandila ng Pilipinas o bandila ng Pilipino na buong pagmamalaking iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 sa pagpapahayag ng pagsasarili ng Pilipinas o independence. Kaya tuwing June 12 ay iginugunita ang Independence Day at si Marcela ay namatay noong May 30, 1946 sa Taal, Maynila. O paano mga kadugs, hanggang dito na lang muna tayo. Uulitin ko po, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas updated po kayo sa mga susunod na mga videos. Salamat!